What's up mga ka-hoops? For this video ay pag-usapan naman natin kung paano nakuha ni Terrence Romeo ang Most Valuable Player Award ng PBA Finals. Pero bago natin pag-usapan yan ay huwag niyong kalimutang mag-like, comment at subscribe dito sa ating channel. So si Terrence nga ang hinirang na MVP ng PBA Finals. Pero sa Northport nga dati ay inaasahan sa opensa si Romeo. Sa madaling salita ay palaging nasa kanya ang bola. At mas mahabang playing time at syempre siya lagi ang starting five. Pero nung malipat ito sa SMB ay tila nagiba ang kwento sa isang Romeo. Dahil sa San Miguel ay hindi na siya ang kasama sa starting five at hindi na rin siya ang focus nila sa opensa. At medyo bumaba nga ang playing time nito. Kaya ang sabi nga ng ibang mga ka-hoops natin ay dito na raw matatapos ang career ng isang Terrence Romeo. Pero tila nagkamali ang karamihan. Sa Game 1 ng PBA Finals ay nakapagtala si Terrence ng 11 points, 2 rebounds at 2 assists at 1 block. Natalo man ang SMB dito pero sa tingin ko ay nagawa pa rin ni Romeo ang parte niya dito sa laro. Sa Game 2 naman ng Finals ay tila umapoy nga si Terrence at nabuhay muli ang pagka-offense specialist niya dahil nakapagtala nga ito ng 29 points, 4 rebounds at 2 assists. Sa Game 3 naman ay tila inalat ang SMB pero still maganda pa rin ang mga numerong naitala ni Romeo. Nakapagtala ito ng 13 points, 4 rebounds at 5 assists. Sa Game 4 naman ng Finals ay hindi gahanong narandaman sa puntos si Romeo dahil nagtala lamang ito ng 4 na puntos. Pero dito naman ay pinakita ni Terrence ang pagka-system player niya dahil naghatid dito ng 5 assists para sa puntos ng team. Sa Game 5 naman ay nagpakita ng opensa si Romeo na may 22 points at system player dahil sa 5 assists nito. Sa Game 6 naman ay another system player na Romeo ang nakita natin dito dahil yan sa 7 assists at 3 rebounds. Dito nga ay hindi na mapapansin ang 10 puntos niya dahil malaking karakter ang ginampanan dito ni Terrence upang masungkit ng SMB ang kampiyonado. Para sa akin mga ka-hoops ay deserve ito ni Terrence. Sa 7 years niya sa PBA ay sa wakas ay napalabas na ang tunay na potensyal ng isang TR7. Dating puro opensa, ngayon ay may depensa na at idagdag mo pa nga dyan ang pagiging system player niya. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Coach Heng dati mga ka-hoops na isa daw sa mga dahilan kung bakit hindi nasama si Terrence sa Gilas ngayon ay dahil sa team chemistry. At kilala daw si Coach Heng sa pag-setup ng mga unselfish play. Anyway, kung di man nakasama ngayon si Romeo sa ating national team mga ka-hoops, malay natin sa mga susunod na laro o participation ng Gilas sa FIBA ay makakasama na ito. Congrats Terrence Romeo at congrats din sa San Miguel Beermen. Thank you for watching mga ka-hoops at God bless sa inyong lahat.